Alright guys, magandang hapon. So welcome back ulit sa ating channel, Luwin Mo Vlog. So mga kapanalo, ituturo ko sa inyo kung paano magsali ng kulat dito sa ating Sniper 155. Kasi lagi may nagtatanong, di ba? Okay, ito na. So na-drain na namin to lahat. Ayan na yung kanyang mga stock kulat. Actually, yung mga kulat po na stock is kulay red kadalasan. So ipapalit po namin as ito, yung green, no? So ito yung common na makikita natin sa market, ano? At sa Yamaha naman is yung kulay blue. So common na kulay is yung kulay, ayan, kulay green. Ayan po yung brand, ano? Eco Cool, ano? So malamig, Eco Cool. Alright, so number one po, pag magsasaling kayo is, syempre, usual na dapat, nakabalik na yung drain plug, ano? Yan, yung 8mm dito sa may block. Yan, babalik nyo yan. Then, itatagilid nyo si motor. Then, start nyo natin siya. Okay. So, dapat buhay yung ating makina pag magsasaling kayo. Okay, saling natin. Marami kaming napatemperature ng motor dahil sa vlog na to. Ano, nanood sila ng nanood, tapos hindi naman nila inintindi mabuti, diba? So, dapat, pag nanood tayo, intindihin din natin kung paano na-process, na-procedure yung paggagawa. Para at least hindi tayo magkaroon ng problema. So, dapat, nakatagilid si motor, bandang left side, yan. Tagilid din ang gusto ko, yan. Tagilid pa. Tapos yung mga hose, beside-side, gano'n. Para at least, wala siyang... Kuna siyang air pocket kung tawagan na, siksik sa ulan, punong-puno. Kami naman ang issue ng sniper natin. Pang aerox yung ginamit nilang radiator, ano? Ang nipis-nipis, o, oh, diba? Kung sakaling sinalina nyo lang yan, tapos pipindot, eh di, hindi na puno yan. Ang lalabas din sa dashboard, temperature. Tapos nag-temperature ito, pagbabalik ng tayong box. Pag-lag-lag pa kayo, ah. Temperature din naman. Ah, diba? Parang ulit. Ah, diba? Wala na naman. Kasi hindi ito, no? Maraming kulang. Tapos, napabayaan mo. So, kahit mga 2 minutes to 4 minutes magdadagan lang tayo. Ayan, tapang ito na, diba? Parang ulit, oh, diba? Salin tayo ulit. Okay, sa takpan mo na ngayon sa baba. Tapos nandiyan din yung pangkalas. Ito, ang pangkalas nito is 8mm na allen. Okay? Takpan natin. Pasuwi ng allen. So, ito po. 8mm po yung pangkalas. Para hindi na po kayo magtanong. Iwas tanong. Ano problema magtanong? Huwag lang po ulit-ulit. Siyempre, hindi natin yung pag ano nung video. Para at least alam natin yung gagawin. Alright. Yan, hangganan po yan. Baka naman sa ganun yung malulost straight yan. Ayan, no? Meron po siyang stopper. Okay? May kuntil. Okay? So, may tira pa. Para saan to? Doon po sa receiver. Ito po yan yan. Yan. Ito yung takip. Tapos, may level po yan. Merong low and pull. So, dito po natin dapat ilalagay sa pull. Okay? Dito po ang purpose niyong tira. Yan lalagay. Para at least same yung color ng coolant natin. So, nagtatanong kung okay lang po ba kung mix yung coolant. Okay lang naman. Pero mas maganda kung same color, no? Para hindi nag-iiba ng kulay. So, konti na lang naman. Sali na rin natin. Oops. Ayan. Lagpas lang ng konti sa pool. Huwag niyo pupunayin ng sobra. Tama-tama lang po yan. Alright. Yun, oh. Yung minuto na ba yan? Tatlo. O, sa pagbabaklas po ng kulay, dapat tanggal po yung pinakang engine cover, ano? Kung tawagin. So, may bolts po yan dito. Saka dito, bali, 8 bolts ang matatanggal nyo before nyo mabunot yung engine cover, okay? Then, saka nyo makikita itong coolant procedure. Saan po ba yung drain? Ito po. Baka maghanap na naman kayo. Ayan po. Yan. 8mm po yung pangkalas nyan. Siyempre, ito, may tirang konti. So, 500 ml ang natira po is ito. Siguro mga 10 ml lang natira. Halos nasalin po natin lahat. So, ganito lang po kakunti yung coolant natin. Sa Sniper 150 naman po is halos 400 ml yung laman niya. Kasi hamak naman po na mas malaki yung radiator ng Sniper 150. Kung mapapansin nyo dito guys, is walang receiver yung ating tawag dito. Radiator, ano? So, makikita nyo is in radiator lang siya agad. Wala yung tinatawag natin na receiver. May receiver pa rin kasi siya eh, sa 150cc. Saka sa UMA radiator, no? So, wala tayong sample ng radiator kaya hindi
makapakita sa inyo. Pero sobrang common naman po nun na may receiver po yung sa 150cc at saka yung sa Puma radiator. Saka may bago po ngayon yung itong tawagin Cardinal, yung dual fan. Yun, yung Cardinal. Maganda po yun kasi malaki. Alam niyo po yung pangit doon, is yung tinatawag natin na conversion, ano? Kasi magtatabas tayong mga pairings, marami. Sobra makot-kot sa madalit sabi. The best way po dito na ipalit na radiator is yung tinatawag natin na Oma Racing. Pero masakit din yung presyo. 5K yung radiator. Okay, please, sa lahat ng mga nanonood at sa mga bashers natin. Then, yung lang yan. Basta ingat tayo palagi. Maraming salamat po. At sana po meron kayo natutunan dito sa ating counting video. Okay, thank you so much.